Magno, ikaw? Oh, ako nga. Ang manugan mo at sa ayaw at sa gusto mo, pipirma ka. Kung di, gayon pa lamang ay hindi mo na makikita ang anak mo't apo mo. Sige! Subukan mong bunutin ang baril mo at mauunang sasabog ang ulo mo. Limuel, anong ibig sabihin nito? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mong pusakal ka? Oo, pusakal nga ako. Anay ng lipunan. Gawain hindi tama ang kinabubuhay ko sa araw-araw. Pero sino ang gumawa ng pagiging pusakal ko? Sino? Hindi ba't kayo na nagsasabing pamilya ko? Nasaan kayo nang kailangan ko ang sinasabi niyong pamilya ko? Lemuel, patawarin mo ko. Napakalaki ng kasalanan ko sa iyo, pero maniwala ka't sa hindi. Araw-araw kang laman ng aking isipan. Hacienda Monteverde, mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Hacienda Monteverde! Ang nakaraan, tumawag nga sa mental hospital si Layla upang takutin ang ama. At may pumunta nga na mga empleyado ng mental hospital. Kusang loob na sumama si Don Felix sa mga kawanin ng mental hospital upang patunayan sa anak na hindi ito nasisira ng ulo na siyang nangyari. Samantala, masayang-masaya si Manuel at Iya habang namimili ng mga bagong kasuotan na siyang gagamitin ni Manuel kapag siya ay ipinakilala na ni Don Felix bilang CEO ng Monteverde Realty. Samantala, ay nakipag-ugnayan na si Layla mga alagad ng batas at hinihintay lamang ng mga pulis na makausap si Don Felix na siyang biktima ng pagdukot. Ngunit sa kanilang pag-uusap ay isang teorya ang naisip ng mga pulis kung saan hindi na nagdalawang isip na hulihin si Manuel. Sa pagdating nga ni Manuel ay nagulat ang mga ito nang makitang may dumating na pulis at hinuhuli siya sa kasong pagdukot kay Don Felix. At ngayon mga kaibigan, dito natin ipagpapatuloy ang ating dulang pinamagatang Hacienda Monteverde! Wala yata dito ang Lolo Felix. Bakit mo naman nasabi na wala ang Lolo? Wala ang sasakyan niya, oh. Wala nga. Saan kaya siya nagpunta? Kung wala siya, di hindi niya makakain tong binili nating pansit kon sabaw. Ang init pa man din. Sayang. Walang problema. Di painid natin pagdating niya. May mga pulis na dumating. Itaas mo ang mga kamay mo, Manuel! At huwag kang magkakamaling lumaban! Oh. Huh? Anong ibig sabihin nito, sir?
Hinuhuli ka namin sa kasong pagdugot kay Don Felix Monteverde. Ano? Positibo kang itinuro ni Magno, ang leader ng sindikato, nakasabwat sa kanyang organisasyon at nanguna sa pagdukot kay Don Felix Monteverde. Hintayin natin ang Lola Felix ko. Hindi abogado si Don Felix. Ganun pa man, may karapatan kang kumuha ng iyong abogado. Sige na, sakay! Bravo, Manuel! Talia? Long time no see, mahal ko. Anong ibig sabihin nito, Dalia? At? Oh, ang magaling kong matalik na kaibigan. Este, mortal kong kaaway. Hindi mo kami kaaway, Dalia. Ikaw ba ang tumawag ng mga pulis? Hindi na mahalaga kung sino ang tumawag ng mga pulis. Ang mahalaga ay sa wakas ay nahulog din sa mga kamay ng mga pulis ang dakilang manloloko. Wala akong niloloko. Wala kang niloloko? Eh ano ang tawag mo sa ginawa mo sa akin? Hindi ba't nagkunwari kang may gusto sa akin? Yun pala ay nagpaahas ka sa magaling kong kaibigan. Hindi mo nalalaman ang ginagawa mo, Dalia. Alam ba ni Lolo Felix itong ginagawa mo? Huwag kang ang atat. Nakikilolo ka sa lolo ko? May karapatan siyang tumawag ng lolo kay Lolo Felix dahil apo siya ng Lolo Felix mo. Oh, at talagang pinaninindigan ninyo ang pagtawag ng lolo sa Lolo Felix ko? Apo rin siya ni Lolo Felix. Siya si Jeda. Jeda? Ang alam kong pangalan niya ay Manuel at hindi Jeda. Mga miss, gusto ko lamang malaman ninyo ang paghuli namin kay Manuel ay walang kinalaman sa inyong mga personal na away. Sige, sakay na! Manuel! Manuel! Sama ako! Huwag na. Ang mabuti pa, kumuha ka na lang ng abogado ko. Manuel? Sige na, huwag ka nang mag-alala. Makakalabas din ako agad. Hinuli ng mga pulis si Jeda. Bakit kasi pinagpipilitan ninyo na si Manuel ay ang Jeda na sinasabi ninyo, Lolo? Dahil yung tinatawag ninyo Manuel ay si Jeda. Ang apo kong panganay na matagal lang nawawala. Papa, hindi kayo nakakasiguro na siya nga si Jeda. Ang kwentas na ibinigay ko sa atin mo ay nasa kanya. Nasa loob ng kwintas na yon ang ate mo at larawan ni Jeda. Nagsimpata pa. Okay, Papa. Sabihin na natin, yun nga ang kwintas ni ate. Pero, paano kayo nakakasiguro? Nasa kanya nga ang kwintas na yon. Mandurukot ang Manuel na yon. At malamang, isa lamang ang kwintas na yon na nahablot niya kay ate. Nang ito'y nabubuhay pa. Ibinigay ko nga sa ate mo ang kwintas na yon. Pero hindi niya ito isinuot dahil agad nitong isinuot sa batang Jeda. Nakita po na isusuot ng ate mo ang kwintas na yon kay Jeda nang ito'y maliit pa. At pwede rin nahablot ng Manuel na yon ang kwintas na yon kay Jeda. Kaya inaamin mo rin na posibleng suot ni Jeda ang kwentas na yon? Opo, Papa. Sa kanya nga eh. Kaya lang, hindi nga natin masiguro na si Jeda nga ang Manuel na yon. At
Dahil hindi natin nasisiguro na si Jedda nga si Manuel. Ibig bang sabihin na hihinto na tayo sa paghahanap sa kanya? Ibig mo bang sabihin dahil sa tagal ng panahong hindi natin nakikita si Jedda, ay kalilimutan na rin natin siya? Papa, ang ibig kong sabihin ay hanapin pa natin siya. Hanapin? Naririyan na nga siya. Hahanapin pa natin. Palagay ko, hindi na natin makikita pa si Jedda kung patuloy tayong maghahanap dahil naririyan na nga siya pero ayaw mo pa rin tanggapin. Matatanggap ko si Jedda dahil anak siya ng ate ko. Pero ang hindi ko matatanggap ay ang pagpapanggap ng isang pusakal na siya nga si Jedda. Ngayong hindi naman. Isa lamang impostor na Jedda ang Manuel na yun, Papa. Magaling. Magaling bata. Kahit hindi na pala ako gagalaw eh. Mangyayari at mangyayari ang gusto ko. Munga. Mapabor pa rin sa'yo ang pagkakataon. Sipin mo. Mismong ang mag-inang lahat, Dalia. Ang nagpahuli sa Manuel na yon. At ayon sa ating kasama, nakakulong na ngayon si Manuel. Magaling. Magaling bata. Ragay ko, wala na tayong gagawin, Magno. Anong wala na? Wala pa sa akin ang kayamanan ng matanda. Kaya kailangan pa rin tayong gumalaw. Anong gagawin natin kung ganoon? Natitiyak kong pupuntahan ng magaling kong biyanan ng Manuel na yon. Kaya't humanda kayo. Pagkalis ng matanda, pasukin niyo ang mansyon. At dalhin niyo sa akin ang mag-inang Layla at Dalia. Pero may mga security guard ang mansyon. Hindi na yung problema. Basta sundin niyo na lang ang iuutos ko. Magtatagumpay tayo. Oh, nakabase kayo, Papa. Saan kayo pupunta? Sa presinto. Ano? At ano naman ang gagawin niyo sa presinto? Ilalabas ko si Jedda. Papa! At huwag mong sabihin na babaliw na naman ako. Sa psychiatrist na mismo ang nagsabi na matino ako! Matino ako! Papa, hindi ninyo nalalaman ang inyong ginagawa. Ikaw ang hindi nakakaalam kung anong ginagawa mo. Isang pusakal ang Manuel na yun, Papa. Siya ang dumukot sa inyo. Hindi likas na masama ang Manuel na sinasabi mo. Dahil kung dinukot man niya ako, yun ay dahil sumusunod lamang siya sa utos ng iyong magaling na asawa. Siya utak sa pagdukot sa akin. Kung mabait ang Manuel na yun, Papa, hindi siya susunod sa masama na ipaggagawa sa kanya. Hawak siya ng sindikato. Kinakailangan niyang sumunod kahit ano ang ipag-uutos sa kanya nang nakatataas sa kanya. Ang pagiging membro nito sa sindikato ay patunay na lamang na isang utak kriminal siya. Dahil unang-una, bakit siya aanib
sa alam niyang kasamaan lamang ang gagawin niya. Ang baho-baho dito. Mabaho pala eh, bakit ka pa sumama? Dahil patutunayan ko sa inyo, Papa, na isa lamang impostor ang Manuel na yan na nagpapanggap lamang na Jeddah. Paano mo patutunayan na impostor si Jeddah? Bakit ko sasabihin sa inyo kung ano ang gagawin ko? Mamaya, kinutsaba ninyo siya. Alam ko kung ano ang dapat kong gawin para patunayan sa inyo na isang impostor ang Jeddah na sinasabi ninyo. At mangako kayo sa akin, Papa, na oras na mapatunayan ko na impostor lamang ang Jeddah na yan, ako naman ang pagbigyan nyo. Yan ay kung mapapatunayan mo nga. Apo, oh, pasensya ka na po. Pasensya ka na. Pagpasensyan mo na ang tito mo at ang pisan mo. Hindi nila naalalaman ang kanilang ginagawa. Naiintindihan ko sila, lo. Ano ba talaga ang gusto mong palabasin, ha, Manuel? Magkano ba ang kailangan mo para tigilan mo na ang pagpapanggap bilang apo ni Papa? Layla, tigilan mo na si Jeddah. Hindi ako nagpapanggap na Jeddah, tita. Malalaman natin ngayon. Sige, hubarin mo yung t-shirt mo. Ano ba yan, Layla? Hindi porkit isinama kita dito eh. Mapipigilan mo na ako sa gusto kong gawin. Mamaya na tayo mag-usap, Papa. Dahil mapapatunayan ko sa inyo ngayon na impostor lamang ang nagpapanggap na Jeddah na to. Sige, hubarin mo ang t-shirt mo. Bakit po? Basta hubarin mo ang t-shirt mo. Nakahanda na bang mga kasama mo? Oh, Magno. Hintayin ninyo ang hudyat ko. Kapag bumusina na ako, alam niyo lang gagawin niyo. Hindi kaya makahalata ang mga gwardiya. Paano makakahalata ang mga yan? Hindi ba't kanina-kanina lamang ay may mga pulis nang pumunta sa bahay ng matandang yon? Hindi kaya sila magtataka kung bakit may darating na namang mga pulis. Ang dami mo namang tanong. Ayun na. Lumabas ng biyanan ko. At, kasama pala ang magaling kong asawa. Eh, anong gagawin ko? Hintayin nating tuluyang makalabas ng gate ang mag-ama, saka kayo pumasok. Pinapasok na tayo ng gordya. Sabi kayo. Oh, yan na. Yung mga uniforme ng polis na sudyo. Ayosin nyo. Ayos na kami. Makamakalatang apo ni Don Perex. Ayos na kami. Oo. Andito na tayo sa harap ng pinto ng mansyon. Mag-dormil ka na, Timion. Oo.
Isang beses lang. Hindi kaya makalata? Itsurang pulis na nga ba ako? Mura dito sa laming pinto. Ay may nakikita na akong papalapit. Kaya huwag kang maingay. Bakit po? Nasaan si Don Perix? Wala po siya. Ang mami mo na, kung ganun. Wala rin po ang mami ko. Bakit po? Gulito sa pagkakadakip kay Manuel Braganza na inyong sinuplong sa aming tangkaba. Bakit? May problema po ba? Sino po ba ang nagreklamo laban kay Manuel? Ako po at ang mami ko. Kung ganun, ay sumama ka. Bakit po? Para lamang silang katanong. Ganun po ba? Saglit lamang po at magbibis na po ako. Masiwag na. Maayos naman ang inyong kasutan. Magpapaalam lamang po ako kung ganun sa aming kasama sa bahay para alam po ng lolo at mami ko kung saan ako pupunta. Hindi na kailangan. Tutal, madadandan mo naman sila sa presinto. Oh, halika na. Sumama kaya sina Dalia sa mga nagpapanggap ng mga pulis? Mga kaibigan, huwag ninyong kaliligtan subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Hacienda Muntiverde! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Amy Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Hacienda Muntiverde! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines.